13 ng Enero, ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nananabik noon ang mga tao at nag-iisip-isip ang lahat kung hindi nga kaya si Juan ang Mesiyas. At sumagot si Juan sa pagsasabi sa kanilang lahat. Nagbibinyag ako sa inyo sa tubig, pero dumarating na ang isang mas makapangyarihan sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak sa Espiritu Santo at apoy niya kayo, bibinyagan. Nang mabinyagan ang lahat ng tao, nabinyagan din si Jesus at nabuksan ang langit habang siya'y nananalangin. Bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa pangkatawang hugis ng isang kalapati at narinig mula sa langit ang isang tinig. Ikaw ang aking anak, ang aking minamahal, ikaw ang aking hinirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang binyag ni Jesus at ang ating binyag. Ang kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon ay nagpapahayag din ng mahiwagang pagbibiyaya ng Diyos sa sakramento ng binyag na tinatanggap ng mga tao para maging Kristiyano. Sa binyag ni Jesus, ang Diyos mismo ang naghayag na si Jesus ay kanyang minamahal na anak. Sa binyag ng Kristiyano, siya ay nagiging tunay na anak din ng Diyos. Sa pagbibinyag, isinilang tayo bilang bagong tao dahil kay Jesucristo. Isinilang tayong muli sa Espiritu ng Panginoon upang maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, talagang sinasabi ko sa iyo, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi siya isisilang mula sa tubig at Espiritu. Laman ang isinilang mula sa laman at Espiritu ang isinilang mula sa Espiritu. Sa pamamagitan ng pagbibinyag, pinagkalooban tayo ng banal na Espiritu ng kakayahang makilala ang Diyos bilang ating Ama, tulad ng isinulat ni Pablo sa mga Romano. Nagiging mga anak ng Diyos ang mga inaakay ng Espiritu ng Diyos, kaya wala nang dapat ikatakot. Hindi Espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap, kundi ang Espiritu ng pag-ampon. Sa bisa nito, naging sinasabing O Aba, o Tatay, o Ama. Pinatotohanan nga ng Espiritu sa ating Espiritu na mga anak tayo ng Diyos. Mahalaga ang mga simbolo sa sakramento ng binyag. Sa pamamagitan ng pagkukrusan o, ang batang bibinyagan ay tinatanggap ng sambayan ng Kristiyano na maging kasapi sa pamilya ng banal na isang tatlong Diyos. Sa pagpayad ng banal na langis, ang batang bininyagan ay nilulukuban ng Espiritu Santo at nagiging tanda ito ng kanyang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta. Ang damit pambinyag ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Ang taong nabinyagan ay nakikiisa kay Kristo at daladala niya ang karangalan ng malinis na budhi hanggang sa wakas ng panahon. Gayun din, daladala niya ang ilaw ni Kristo upang ang kanyang pananampalataya ay magsilbing liwanag sa buong mundo. Nagtatapos ang binyag sa paanyaya sa lahat na humayo at ibahagi ang pananampalataya sa buong daigdig. Lahat ng ito ay naging posible at naging totoo dahil sa dakilang pagmimisyon ni Jesus na pinasinayaan noong binyagan siya ni Juan sa ilog Jordan.